pag-aalaga ng baboy ay maituturing na isang sensya at isa ring sining. Ito ay sensya dahil ang pag-aalaga ng baboy ay may sinusunod na masusing proseso na gumagamit ng eksaktong sukat, gaya ng uri at dami ng pagkain at bakuna, bilang ng araw sa pagpapakasta at pagbubuntis, uri at sukat ng gamot kung sakaling magkasakit ang alaga, at pati na ang disenyo ng mga kulungan. Ito rin ay sining dahil nangangailangan ito ng matinding dedikasyon at may sinusunod na kaayusan at ganda. Kinakailangan kang maging biyasa sa sensya at sining ng pag-aalaga ng baboy upang maging matagumpay at magkaroon ng malaking kita sa ganitong uri ng negosyo, sapagkat nangangailangan ito ng sapat na kapital at panahon. Alinsunod sa hangarin nito na pataasin ang kalidad ng industriya ng pag-aalaga ng baboy sa Pilipinas, ang Premium Feeds ay gumawa ng mga instructional videos upang ibahagi sa inyo ang wastong pamamaraan sa pag-aalaga ng baboy. Ang Premium Feeds ay kilala sa paggawa ng mataas na kalidad at abot-kayang pagkain ng baboy at manok. Ito ay mula sa hanay ng mga kumpanyang subok na sa larangan ng paghahayupan. Sa pamamagitan ng mga instructional videos na ito, umaasa ang Premium Feeds na magiging bihasa ka sa sensya at sining ng pagbababoy. Salamat at naway umunlad ang iyong negosyo. Chapter 1, Breeding. Ang unang bahagi ng ating instructional video ay tungkol sa breeding o pagpapalahi. Ito ay ang proseso ng pagtatagpo ng similya ng barako at itlog ng inahin o dumalaga upang bumuo ng mga biik. Ito ay maaaring isagawa kapag ang inahin ay naglalandi na. Ang paglalandi ng baboy o estrus cycle ay nagaganap tuwing ika-21 na araw. At ang estrus period ay sa loob lamang ng 2-3 araw, kung saan sila ay sexually receptive o handa ng magpakasta. Mahalagang mabantayan ang mga panahong ito sa baboy dahil hindi sa lahat ng panahon ay maaaring isagawa ang breeding. Gilt selection. Isa sa mga napakahalagang bahagi ng pagpapalahi ng baboy ay ang gilt selection o ang pagpili ng gagawing inahin. Ito ay dahil ang inahin ay nagbibigay ng kalahati ng genetic makeup ng isang herd, kaya nangangailangan ng tamang pagpili ng mga pamalitlahi. Sa pagpili ng isang magandang pamalitlahi, maihahalin tulad ito sa isang beauty contest kung saan nangangailangan ng mga magagandang katangian tulad ng mamili ng gilts na may good temperament o maamo at maganda ang katawan. Piliin ang gilts na may hindi bababa sa 6 pares ng suso. Ang mga suso ay kinakailangan na may tamang distansya sa bawat isa. Tama ang mga laki, hindi nakabaliktad, inverted o patay. Mahaba ang pangangatawan at nakaarkong hugis ang likuran. Matatag ang mga paa at binti. Mas mainam na hindi sumasayad sa sahig ang 2 kuko sa likuran. Ang mga gilts ay kadalasang makikitaan ng paglalandi sa kanilang 6 na buwan. Ngunit mas magandang pakastahan ang gilts sa gulang na 8 buwan at may timbang na 130 kilos o higit pa paglipas ng 2 paglalandi. Sa ganitong paraan, mas nagiging handa ang magiging inahin sa kanyang pagbubuntis. Matapos ang matagal ng paghihintay, handa na ang inyong alaga para maging isang inahin. Paano mo malalaman kung handa ng palahian ang iyong alaga? Simple lang. Handa na ang iyong alaga kung siya ay naglalandi na. Sa Ingles, ito ay tinatawag na heat period. Malalaman mong naglalandi na ang iyong baboy kung namumula at namamaga ang kanyang ari. May lumalabas ng makapal na likido mula sa kanyang ari. Sumasampa siya sa ibang baboy, mapababae man o mapalalaki. Pumapayag siya na pasampa sa barako. Hindi siya gaanong nagkikilos at nag-iingay. Mahina siyang kumain. Madalas ang kanyang pag-ihi. Kung ang iyong alaga ay nagpapakita ng mga nasabing palatandaan, maaari mo nang gawin ang mga sumusunod upang malaman kung handa na ang inahin dumalaga sa pagkasta. Ang back pressure test. Sa back pressure test, kinakailangan mong diinan ang 2 tagiliran ng baboy sa gawing likod at malapit sa kanyang buntot. Riding the back test. Sa riding the back test, kailangan mong sumakay sa likod ng inahin.
Ngayong handa na ang iyong alaga na maging ina, tumungo na tayo sa pagpapalahi. May dalawang uri ng pagpapalahi sa baboy, ang natural at artificial insemination. Sa natural na pagpapalahi, ang barako ay sumasampa sa dumalagang baboy. Kapag artificial insemination naman, ang similya ay inilalagay o sinusumpit sa loob ng ari ng dumalagang baboy. Mas mainam na isagawa ang artificial insemination dahil mas madaming inahin ang pwedeng makastahan ng isang barako. Maiiwasan ang pamimilay sa mga inahin. Maiiwasan ang mga nakakahawang sakit at mas madaming inahin ang pwedeng alagaan gamit ang kaunting bilang ng barako. Ang matagumpay na pagpapalahi ay nasa tamang pagsusuri ng paglalandi, tamang timing ng pagsumpit ng similya at tamang pangangalaga ng similya. Dito po nagtatapos ang unang bahagi ng ating instructional video. Naway nadagdagan ng inyong kaalaman at interes ukol sa pagpapalahi ng baboy. Sa susunod na bahagi, ituturo naman ng Premium Feeds ang pag-aalaga sa nagbubuntis na inahin hanggang sa panganganak at pangangalaga ng mga biik sa unang isang buwan ng kanilang buhay. Salamat po at naway lumago ang iyong negosyo. Chapter 2, Farrowing and Piglet Processing Management. Matapos mong matutunan ang wastong pamamaraan ng pagpapalahi ng baboy, dumako naman tayo sa pangalawang bahagi ng ating instructional video. Ang pag-aalaga sa buntis na inahin, pagpapaanak at pag-aalaga sa mga bagong silang na biik. Ngayong malapit ng manganak ang inyong alagang baboy, kinakailangan mong siguraduhing malinis at kumpleto ang mga gamit sa panganganak tulad ng teeth cutter, surgical scissors, blade, forceps, sinulit, at iodine 2%. Siguraduhing malinis ang mga nasabing kagamitan upang maiwasan ang mga sanhi ng impeksyon. Kapag manganganak na ang iyong alaga, ang una mong dapat gawin ay kumalma at maging alerto. Kapag lumabas na ang biik, tanggalin ang transparent o klaro na fetal membrane na bumabalot sa biik gamit ang malinis na basahan. Tanggalin ang mucus o malasipon na likido na nakabara sa ilong upang makahinga ang biik. Sunod, masahiin ang dibdib ng biik upang ma-stimulate ang mga vital organs. Tama, maski ang biik ay nangangailangan din ng masahe. Kadalasan, ang panganganak ay tumatagal ng 3-6 na oras at may pagitan na 15 to 30 minutes bawat biik. Kung sakaling lumagpas ng 30 minutes na hindi pa din lumabas ang kasunod na biik, maaaring gawin ang mga sumusunod. Subukan dukutin ang biik. Tiyakin na ang paraan ng pagdukot ay malinis. Linising mabuti ang pagdudukutan at hugasang mabuti ang kamay at braso. Maglagay ng lubricant o pampadulas bago ang pagdukot. Hindi na kailangang ipaliwanag kung bakit kailangan ng pampadulas. Kung sakaling walang makuhang biik sa pagdukot, magbigay ng 20 units ng oxytocin. Sunod, talian ang pusod ng malinis na sinulid mga 1 pulgada ang layo sa katawan. Putulin ang pusod ng malinis na gunting at pahiran ng iodine ang dulo ng pinaputulan upang maiwasan ang impeksyon. Putulin ang matutulis ng ngipin 4 sa itaas at 4 sa ibaba sa pamamagitan ng teeth clipper. Bakit kailangan itong gawin? Kasi masusugatan ang suso ng inahin. Kawawa naman siya. Maaring siyang magkasugat at magka-impeksyon. Paano na ngayon ang mga biik? Matapos mong magpaanak at magputol ng ngipin ng mga biik, kailangan mo namang putulin ang kanilang mga buntot upang maiwasan ang kagatan habang sila ay lumalaki. Tumungo naman tayo ngayon sa pagpapasuso ng colostrum o unang gatas para sa mga biik. Ang colostrum ay siksik sa antibodies, vitamins at minerals na makakatulong sa pagpapatibay ng resistensya ng mga biik laban sa anumang uri ng sakit. Makakatulong din ito sa pagpapabuti ng sikmura ng mga biik. Ang colostrum ay maaari lamang makuha sa loob ng 24 hanggang 48 hours sapagkat bumababa ang antibody level pagkalipas ng 48 na oras. Mahalaga rin na bigyan ng 2 ml na iron ang mga biik sa 2 hanggang 3 araw. Bakit kamo? Kasi kulang sa iron ang gatas ng inahing baboy. Kapag hindi ka nagbigay ng iron supplements,
maaaring magka-anemia at manghina ang mga biik. Ang mga biik ay madaling lamigin. Ito ang nagiging dahilan kaya madalas sila tamaan ng sakit, lalo na ang pagkatae at paghinto sa pagsuso, na maaari nilang ikahina at ikamatay. Dahil dito, mahalaga ang paglalagay ng brooder o painitan sa kulungan ng mga biik upang mapanatili ang kalusugan ng mga biik. Maglagay ng 100 watts sa bumbilya sa ibabaw ng isang brooder box. Maaari itong gawin sa loob ng 14 na araw, depende sa klima at panahon. Ang pagkakapon ay ginagawa sa mga patabaing baboy sa loob ng 7 to 14 days mula pagkapanganak. Ginagawa ito upang maiwasan ang pagkakaroon ng amoy at lasa sa karne ng mga lalaking baboy. Siguraduhing malinis ang paraan ng pagtatanggal ng bayag upang maiwasan ang impeksyon at komplikasyon. Pagwawalay. Kanina lamang ay narinig natin ang salitang pagwawalay. Ang pagwawalay ay isinasagawa ng 28 hanggang 35 araw mula sa kapanganakan ng mga biik. Dapat unahin ang pagtatanggal sa inahin sa kulungan. Maiiwan ang mga biik sa loob ng 2 araw upang maiwasan ang stress ng pagwawalay. At dito nagwawakas ang pangalawang bahagi ng ating instructional videos. Alam kong mas tumibay ang iyong sikmura. Ang galing mo! Sa susunod na bahagi, ituturo naman ng premium feeds ang wastong pamamaraan ng papapakain at nutrisyon para sa mga alagang baboy. Salamat po at naway lumago ang iyong negosyo. Chapter 3, Pagpapakain at Nutrisyon. Matapos mong matutunan ang wastong pamamaraan ng pag-aalaga sa buntis na inahin, pagpapaanak at pag-aalaga sa mga bagong silang na biik, dumako naman tayo sa pangatlong bahagi ng ating instructional video. Ang wastong pamamaraan ng pagpapakain at nutrisyon para sa iyong mga alaga. Makakahinga ka na ng maluwag sa bahaging ito dahil wala ka nang dudukutin, puputulin at hihiwain. Ang unang 2 buwan sa buhay ng mga biik ang pinakamahalaga pagdating sa pagkain at nutrisyon. Sa panahong ito, napakasela ng kanilang digestive system dahil sa kawalan nila ng kakayanan sa pagtunaw at pagkakaroon ng mababang resistensya dulot ng kakulangan ng sustansya mula sa kanilang ina. Ang digestive system ng mga biik ay nagiging mature lamang pagkaraan ng 2 buwan. Napakahalagang matutunan mo ang wastong pagpapakain ng iyong mga alaga sa panahong ito. Ang creep feeding ay pagpapakain sa mga sumususong biik ng feeds na mayaman sa gatas at madaling tunawin. Dapat maging maingat sa pagpapakain sa panahong ito dahil hindi pa ganap na develop ang digestive system ng mga biik. Ang premium feeds, Piggy First Gold, ay isang program ng pagkain kung saan nagbibigay ng mataas na kalidad ng pagkain at sinasanay ang sikmura ng mga biik sa solid feeds. Ang mataas na kalidad ng pagkain ay pagbibigay ng high-density diets na naglalaman ng madaming sustansya na magpapatibay sa resistensya ng mga biik. Ang programang ito ay binuo upang magkaroon ng magandang simula sa mga biik. Ito ay may 16% lactose na kayang suportahan ang gatas ng inahin. Ito din ay makakatulong sa bone building, immune defense, at growth and development. Ang premium creep feeds ay binibigay simula sa edad ng 16 na araw, kung saan mas handa na ang mga biik sa pagkain ng solid feeds hanggang 35 days upang maiwasan ang dagdag na stress sa pagwawalay. Sa panahong ito, mas handa na ang sikmura ng mga biik sa pagpalit ng pagkain. Mahalagang mapakain ang mga biik sa unang 5 araw pagkatapos ng walay upang maiwasan ang post-weaning lag o panahon kung saan nagkakaroon ng paghina ng pagkain, paghina ng resistensya, pagtatae, pagkakaroon ng mga nagkakasakit, at pagkamatay. Ang mga sumusunod ay mga paraan kung paano mahikayat ang mga biik na kumain. Palagi ang pakainin ang mga bagong walay sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaunting pagkain ngunit sa mas madalas sa paraan. Palagi ang bulabugin ang mga biik upang kumain. Ang inahin ay gumagawa ng ingay tuwing 30 minutes upang magpasuso. Sa panahon ng walay, kailangan nila ng madalas na ingay upang maghikayat ng pagkain. Ang Pro Series Pre-Starter ay ibinibigay pagkatapos magbigay ng creep feeds na nagsisimula sa ika-36 days hanggang 50 days. Sa bawat pagpapalit ng pagkain, mahalagang magsagawa ng wastong paghahalo ng feeds o feed shifting.
upang maiwasan ang pagkaroon ng stomach upset na siyang dahilan ng pagtatae. Ang premium Vantage lines ay mayroong starter, grower, at finisher. Ang premium Vantage starter ay ibinibigay mula 51 days hanggang 80 days. Ang premium Vantage grower naman ay ibinibigay ng 81 days hanggang 130 days. At ang premium Vantage finisher ay ipinapakain mula 131 days hanggang pagbenta. Ito ay makakapagbigay ng mga benepisyong magandang kalidad ng karne, mabilis na paglaki, maagang pagbebenta. Ito din ay naglalaman ng ammonia control extract kung saan walang amoy ang dumi ng mga baboy at environmental friendly. Gumagamit ang premium feeds ng good quality and highly digestible raw materials kung saan mas makakasigurado tayo na makukuha ang sapat na nutrisyon para sa mga palakihing baboy. Isa sa bagong teknolohiya na ginagamit upang mapanatili ang magandang kalidad ng feeds ay ang True Digestible Amino Acid Technology, kung saan may kakayahan i-analyze ang actual values ng amino acid. Sa pamamaraang ito, matatanggap ng mga alagang hayop ang tamang nutrisyon. Ang Premium Brood Sow ay makakatulong para sa pagpapaganda ng kondisyon ng inahin at sa dami ng malulusog na biik. Ito ay nagtataglay ng proper balance of energy, amino acids, vitamins at minerals. Ito ay nakakatulong sa mas magandang breeder performance, productivity, longevity, mas madaming biik at madaling panganganak. Ang Premium Vantage Lactation ay magandang ibigay sa mga inahing nagpapasuso, sapagkat ito ay makakatulong sa mabilis na paglaki at malakas na resistensya ng mga biik at mabigat na timbang bago iwalay. Mayroon ding mga produktong swak na swak sa budget. Premium Extreme, Premium Fiesta. Ang programang pagpapakain ay subok at napatunayan sapagkat ang Premium Feeds ay may sariling trial farm kung saan ang bawat pagkain ay sinusubukan ang kalidad bago ilabas sa merkado. Sa ganitong pamamaraan, masisigurado natin ang kalidad at ganda ng produkto. Ang Premium Feeds ang magiging kaagapay nyo dahil ito ay makakapagbigay ng high immunity feeds, high quality product, fast growth, environmental friendly, affordable price, high profit. At dito nagwawakas ang pangatlong bahagi ng ating instructional video. Sa susunod na bahagi, ituturo naman ng Premium Feeds ang wastong pamamaraan ng paggamot sa mga karaniwang sakit ng inyong mga alagang biik. Salamat po at naway lumago ang iyong negosyo. Chapter 4, Scouring. Matapos mong matutunan ang wastong pamamaraan ng pagpapakain at nutrisyon para sa iyong mga alaga, tumungo naman tayo sa pag-iwas at paggamot sa scouring. Ang scouring ay isa sa karaniwang sakit na tumatama sa mga biik. Depende sa sanhi ng scouring, ang posibilidad na sila ay mamatay. Ang mga sumusunod ay palatandaan na ang iyong alaga ay nakararanas ng scouring, basang puwet at buntot na kulay dilaw, puti o brown. Tingnan ang kulungan kung mayroong matubig o mamasamasang dumi ng biik. Pagkukumpul-kumpul sa isang sulok habang giniginaw, panunuyo ng katawan, pagtayo ng mga balahibo at pangangayayat. At sa mga matinding kaso ng scouring, ang mga biik ay palaging nakahiga, nanginginig, malalim ang paghinga at pumapadyak. Paano ba natin gagamutin ang mga kawawang alagang tinamaan ng scouring? May mga gamot na sadyang subok na laban sa scouring. Ang ilan sa mga ito ay gentamicin, ampicillin, at apramycin. Ang mga ito ay maaaring ibigay sa pamamagitan ng pagpapakain o pag-iniksyon. May mga iba pang uri ng gamot na maaaring niyong subukan. Sa paggamot ng inyong mga alaga, mahalagang tandaan ang mga sumusunod. Mahalaga ang pagbigay sa paunang lunas sa unang linggo ng kapanganakan sa pamamagitan ng oral medication. Palagi ang magbigay ng electrolytes sa painuman ng baboy upang maiwasan ang panunuyo, dehydration, at mabawasan ang stress sa mga biik. Palagi ang linisin ang kulungan at iwasan ang pagiging basa ng sahig. At maglagay ng karagdagang brooder
para maiwasan ang chilling. At dito nagwawakas ang ika-apat na bahagi ng ating instructional video. Sa susunod na bahagi, ituturo naman ng Premium Feeds ang wastong pamamaraan ng growing finishing management. Salamat po at naway lumago ang iyong negosyo. Chapter 5, Growing Finishing Management. Matapos mong matutunan ang wastong pamamaraan ng pag-iwas at paggamot ng scouring, tumungo naman tayo sa Growing Finishing Management o pagpapalaki ng mga alagang baboy. Sinasabing ito ang pinakamadaling bahagi ng pag-aalaga ng baboy, ngunit maaari pa rin makaranas sa mga problema kung hindi tama ang pagpapalaki. Dahil dito, kinakailangang tandaan mo ang mga sumusunod. Kailangan nang may mabigyan ng karampatang espasyo ang mga palakihang baboy upang maiwasan ang overcrowding, cannibalism, at makakain ng tama ang mga ito. Maglaan ng feeders para sa mga baboy. Ito ay mahalaga upang makakain ng sapat ang baboy at maiwasan ang pagkatapon ng pagkain. Kung nakasanayang magpakain sa sahig, pwedeng gumamit ng hinating gulong o magpasimento ng feeder sa gilid ng kulungan. Mahalaga ding panatilihin ang sapat na tubig sa mga palakihing baboy, sapagkat ito ang nagsasabi ng dami ng konsumo ng pagkain. Ang baboy ay umiinom ng halos 4 hanggang 6 na litrong tubig bawat kilo ng feeds. Panatilihin ang magandang temperatura sa kulungan. Ang tamang temperatura sa mga palakihang baboy ay nasa 26 degrees Celsius lamang. At palaging linisin ang kulungan at magsagawa ng disinfection upang maiwasan ang pagkalat ng mga sakit. Sa panahong ito, malaki ang epekto ng kalidad at dami ng pagkain sa paglaki ng mga baboy. Kaya nararapat na maibigay ang tamang nutrisyon upang makamit ang tamang timbang sa tamang araw ng bentahan. Ang Premium Feeds ay bumuo ng isang programa kung saan bawat pagkain ay makakapagbigay ng tamang nutrisyon sa tamang edad ng baboy. Ang pagkain ay maaaring gawin sa dalawang pamamaraan, ad libitum o ang pagpapakain ng walang awat. Napapanatiling may pagkain sa pakainan. Ang mga baboy sa ganitong sistema ay mabilis lumaki, ngunit madaming tapon sa pagkain at mas makapal ang taba ng mga baboy. Restricted feeding o pagkontrol ng pagkain. Sa ganitong sistema naman, matipid sa pagkain. Maganda ang kalidad ng karne, ngunit mabagal lumaki at hindi pare-pareho ang laki ng mga baboy. At dito nagwawakas ang instructional video tungkol sa wastong pamamaraan ng pag-aalaga sa iyong mga baboy. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga ibinahagi naming kaalaman, masisiguro mo ang magandang paglaki ng iyong mga alaga. Tandaan, para sa todo at wastong paglaki ng mga alagang baboy, kinakailangan ng wastong pag-aalaga. Kasama rito ang wastong pagpili ng inahin, wastong pagpapalahi at pagpapaanak, wastong kulungan, wastong gamot, at wastong pagkain. Para masiguro ang wastong pagkain at paglaki ng iyong mga alaga, gumamit ng Premium Feeds. Ang Premium Feeds ay sadyang ginawa para siguraduhin ang mainam na paglaki ng iyong mga alaga.